Amen. This is our last topic for faith at work. How many of you have parang na-inspire kayo doon sa nakita niyong video na ginawa nila Daryl, nila Faye? Sino sa inyo ang somehow na-touch noon ng video na yon? Amen? In fact, marami sa inyo dito nakikita ko. And in fact, RLCC, mostly rito, marami, estudyante. Amen ba? So, karaniwan, pag estudyante ka pa lang, siguro ang pinakahihintay mo sa buhay mo, kung apat na taon na kurso yan, yung last day of your exam, of your last year, last semester, yung finals, di ba? Naalala ko nung time na estudyante ako, parang yung final to the final test, nung huli na yun, sumigaw kami sabay-sabay. Pagka-pass namin ng final exam na, sigaw kami sa hall, yeah! Umi-echo-echo sa buong building. Kasi, ang saya-saya, di ba? Pag estudyante ka, pag tapos na lahat, at lalo na, pag nagmarcha ka na, nakapasa ka na finally. Ano yung tugtog sa ano? Dan. Tapos nakaitim ka, kaganyan. Ang saya talaga. Di ba? Siyempre, higit sa masaya sa estudyante, yung mga magulang. So, and after that, for those of you who are working right now, sino sa inyo nag-work ngayon? Either office, may business ka, may racket ka ngayon, whatever that racket is. After graduation, wala nang katapos ang trabaho. Right? At minsan, dahil paulit-ulit siya, katulad yung nakita nyo, minsan, job becomes just a parang responsibilidad lang, routine lang, and sometimes you get bored with it, and sometimes na-stress ka pa dahil sa mga kasama mo sa opisina. So, just this week, merong isang... Hindi pa pala naka-on. Sorry. Ayan. Hopefully, mailagay ko sa tamang lugar. Pakilagay nga. Sorry. Just this week, may isang namatay na tao, isang politician. Ang pangalan niya ay si Jesse Robredo. Buong Pilipinas ata alam to. Amen. At alam natin bumagsak ang eroplano niya. Napakalungkot. Pero kahit sa kalagitnaan ng kalungkutan na yon, kahit sa kaligintaan ng kulungkutan na yon, narinig, hindi ko siya kilala personally, of course. Pero dahil sa mga patotoo, mga testimonya ng mga taong nakasama niya sa gobyerno, even si President Pinoy, and even yung kanyang sariling mga pamilya, yung anak niya, asawa niya, iisa lang ang sinasabi nila, napakatapat, napakasipag, at mapagmahal sa mga tao kahit sa mas mababa sa kanya. Maaabot siya para paglingkuran sila. Hindi ba napakagandang alaala yan o legacy yan that you can leave behind just in case maabutan ka ng chugi day mo. Hindi pa dumating si Lord, di ba? Ang sarap, siguro naman lahat tayo ngayon nag-i-imagine o nag-i-aspire na marahil siguro maging katulad na naiwan ni Robredo, may influensya, may inspirasyon na naiiwan, may impact sa buhay ng mga tao na iwan. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba yon? Hindi yung parang natatrabaho ka lang, nag-aaral ka lang, tapos wala na. Tapos na. Pag time to pass your paper, yun na, lilibing ka na lang. 6 feet under the ground. Tapos iiyakan ka. Hopefully, iiyakan ka. Yung iba kasi, iba kasi pag nadyujugi, di ba? May mga alam tayong kwento. Ay, salamat. Nawala na siya. Nawala ng tinik sa dibdib. So, gusto natin yon. Pagdating naman, tayo, mga Kristiyano, alam ko, naniniwala ko na dahil kayo naligtas ng Panginoon, God has saved you. God, you have experienced the love of God in your life. Taas ang kamay, mga na-experience yun. Grabe, unfailing love talaga. Walang katapat, walang kapresyo. Dahil na-experience, gusto mo naman, di ba, paglingkuran ng Diyos? Amen ba? Tanong mo sa katabi mo, gusto mo ba mag-serve kay Lord? At pagdating sa mga bagay sa mundong ito, alam natin na hindi lahat nananatili. Tama? All things will pass away. Kahit na nga yung diploma mo, it will pass away. Kahit yung pera mo sa bangko, it will pass away. Kahit yung katanyagan mo, ngayon sikat ka, it will all pass away. So, the only thing that will never pass away is the kingdom of God. And every person, every believer who invests himself or herself into the kingdom of God is investing in something that is truly eternal and will never pass away and will get the highest reward that any human being can get, and that is the affirmation
of our Lord Jesus Christ, pag nakita mo na siya face to face, well done, my good and faithful servant. So pagdating sa kingdom of God, I think all of us know how important ministry is. Sabi mo nga, importante ang ministry sa akin. Sabi mo sa katabi mo. Alam naman natin yan, pero ganito eh. Pag sinabing ministry, dalawa ang feelings eh. Siguro, itong kongregasyon na ito, madi-divide ko sa dalawa. Unang-una, lalo na yung mga nagtatrabaho, o kaya sobrang nagkakarir ng pag-aaral, ano man sitwasyon mo, o kaya mga nanay na 10 ang anak, di ba? Meron pa bang ganun dito? Okay, marami kang inaalagaan sa bahay, full-time housewife ka, whatever your situation, pag napag-uusapan ng serving God in the ministry, you feel sad. Why? And sometimes you feel guilty. Kasi hindi ka makapag-ministry. For others naman, you feel happy. Ha? Masaya ka. Kasi meron ka ministry dito sa church. Sino sa inyo may ministry dito sa church? Taas ang kamay. Either siguro praise team ka, or usher, or hello, camera woman. So whatever your ministry is, for some of you, or for most of you, especially the young people, di ba? Somehow, in fairness, sasabihin mo naman, uy, may ministry naman ako eh. At least ako, okay na. I am investing in the kingdom of God. I think nanggagaling yung mga feelings na yan sa pagkaunawa natin kung ano ibig sabihin talaga ng church. Sabi mo nga, church. Karaniwa kasi, hindi lang sa RLCC, karaniwa, maraming churches or even Christians believe na a church is a gathering of people in a particular place, center like this, for the next 2 hours of their lives once a week. They will come to that location, San Pedro yan, kunyari RLCC, and then the worship leader will lead them, the praise team, tapos mamaya bigayan na ng mga ikapot mga ando, tapos hopefully hindi boring yung preacher, makikinig sila, titiisin nila yung nagtuturo, di ba? Tapos nun, magpe-pray, medyo may pa-cry-cry, response sa altar call. Pagkatapos nun, final worship, medyo konting chika on the way home. Oh, hello sister, na-miss kita, grabe. Oh, musta na? May konting ganon, sasakay na ng jeep, uuwi na, manananghalian, at manunod ng ASAP, o kaya SOP, hindi ko alam yung mga palabas yun sa TV. Meron ba may... Ay, sorry. Sobrang tagal ko na hindi nanonood ng 12 o'clock na mga ano dyan, variety show. So, we think the church is like that. This is the reason why most churches, you will see sa mga banners nila outside their center or building, welcome to our worship service. Kasi sobrang busy tayo. In fairness, this is important, di ba? Alam nga naman hindi natin ng worship service, pero this is important. Welcome to our worship service. So we all prepare, linis ng center, practice ang praise team, tapos lagay ng mga offering envelopes dyan, ayos ng chairs, etc., etc. And then and when everyone is ready for the worship service, then we start to say, welcome to our worship service equals church. So anong nangyayari ngayon, especially doon sa mga nagtatrabaho o kaya yung most of your time are spent outside this building, iniisip mo, ministries can only be done inside the church. No wonder, even up to now, with the emergence of a lot of churches in different parts of the Philippines, and even in this location lang natin, city, San Pedro, Binyan, Santa Rosa, itong lugar lang na ito, kahit na ang daming churches, no wonder, still, a major percentage of people in different places, hindi pa Kristiyano. Kasi we think, na when you are working, para makapag-ministry ka, kailangan nandun ka sa loob ng church. Kasi dun lang nag-i-exist ang ministry. Eh, paano yun? Kung ang ministries lang na nakikita mo, yung tipong pag-awit, halimbawa, di ba, pag ikaw yung umawit, grabe, magbabalikan ang lahat ng bagyo na bumisita sa atin kasama si Undoy. Naalala ulit ang Pilipinas, di ba? Magsamang habagat, Fujiwara effect. Kung baga, pag
Di ba? Hindi ka gifted doon. Di ba? For some of you naman, halimbawa, up next. Of course, praise God, somebody's taking, many people are taking care of our up next children's ministry. Pero grabe, pag inisip mo yung sarili mo, makakita ka lang ng batang tumatakbo. Di ba? At biglang mamaya, napupuno na dyan sa diaper niya. Whatever happens, tumatayo na yung buhok mo. At nagiging uban lahat ang kulay. Para kasi storm, di ba? Makakita ka lang naman, hindi ka gifted sa children. So, if you will think only of ministry, yung nakikita nyo lang dito, well, for most of us, hindi tayo makaka-ministry. Tapos, given the situation pa na 8 to 5, Monday to Friday, you're out of this place, include mo na yung traffic dahil sa sobrang ulan, ulan araw, hindi mo malaman kung ano gusto talaga ang panahon. Ang gulo, di ba? Traffic. Include mo pa lahat ng mga kung ano-ano mga misa, pamisa, paglabas nyo galing sa opisina. Lahat ng bagay na yan, pag iniisip mo, can I still be involved in a ministry even a ito yung sitwasyon ko sa buhay. In fact, I can test you right now. Maybe sabihin nyo, RLCC nyo, nako, community ship kami. Tama, RLCC? Alam naman natin to, siguro review na lang to. Pero let me tell you something, kunyari lang, hopefully hindi mangyari. Bigla kayo nakakita ng ano dyan, ng malaking banner dyan, RLCC has left this center. Starting August 26, 2012. Wala na tayo dito sa center na ito. Tanungin mo yung katabi mo, ano mararamdaman mo? Sige nga, tanungin mo nga yung katabi mo, ano mararamdaman mo? Kung sakaling papalayasin na tayo o aalis na tayo dito, how would you feel? For most of you probably, especially those who are more involved in the internal ministry, baka parang kang addict, ha? Paano na ako kakanta? Namimiss ko na yung mixer. Namimix ko rin. Okay, si kuya to siguro mamimix. Nasaan yung walis ko? Nasaan yung pamunas ko? Parang siguro marami kang mamimiss. Mag-withdraw a symptom ka kasi niisip mo, I can only serve God inside this church. Thank you for serving God inside this church. Pero the kingdom of God is more than that. In fact, when Jesus said in Matthew chapter 16, upon this rock I will build my church. I will build my ecclesia. It's not talking about a building. It's not talking about mga pastor lang ang pwede mag-ministry. He's talking about a group of people, the people of God who are called out from darkness into His wonderful light for all eternity in and through the gospel of Jesus Christ. So when we talk about the church, it's referring to the people of God. It's you at saka ako. Sabi mo nga sa katabi mo, hi church. Sa kabila, hi church. Yung tonong ano, Australian. Paano si church? Wala safe dito. You know? It's referring to the people of God. And no wonder, even though we know something, alam natin to, dali lang yan, PG, grabe. Ano ba tinuturo mo? Alam ko na yan. People of God. Pero di ba sa totoo lang, we know a lot of things about the Bible, pero we don't see its application or implication in our daily lives. Tama ba? Sometimes, alam natin dito, pero hindi wawarito at hindi nakaka-affect so the way we see our situations in life and how the Lord is going to use us. So in the same way, if you believe this way, let me show you that the end of all things is near. 1 Peter 4:7. Sa totoo lang, we are in the last days. Sabi mo, last days? Time is running out. Ay, huwag na yun. Huwag niya, syado kayo obedient, ha? Okay, time is running out. A lot of people need the Lord. A lot of people are broken. Kanina nga eh. I mean, even here, among Christians, kanina I felt some feelings of brokenness and yung gano kanina, yung heaviness in my, even among Christians are going through many different trials and even temptation. How much more? Yung people na wala pa sa Panginoon, gets nyo kung gano kahirap yun? Na you're grouping yourself into the darkness trying to find some solution? And another thing, when they die, wala na. Saan sila pupunta? The end of all things is
near, malapit na dumating ang Panginoon. Kaya kung ikaw, iniisip mo, Pastora, wala akong masyadong oras, hindi ako mag-ministry, huwag ka na ma-feel guilty kasi ministry is beyond the four walls of this church. Amen? Even as a working person, you can work on purpose, you can have a ministry in the marketplace. Now, you will say, for most of you here, mga estudyante pa lang kayo, ako naniniwala ganito. Minsan, when I was meditating on this, sabi ko, Lord, lalo na second service, mga estudyante, how can they relate with this? Sa ngayon, wala pa tayong masyadong teritoryo sa marketplace. Tama? Although may mga mangilan-ngilan, nagtatry. But I believe in my heart that God is preparing your generation for those who are still studying right now, na after nyo makagraduate, pag sinend out kayo ni Lord sa mga offices, sa kumpanya, sa businesses, etc., etc., RLCC is going to have a spiritual territory in the marketplace if you're going to renew your minds right now and listen to what the Lord is telling you right now. Amen? Hindi lang pang-eskwela ang RLCC. Amen? Pang-marketplace tayo, and you will see later how. 1 Peter 4:10 to 11. This is the key talaga para maggamit mo yung pag, kahit nagtratrabaho ka, magamit ka ng Panginoon. Each of you, 1 Peter 4:10 and 11, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Each one of us, kahit na ano pa man ang background mo bago ka maborn again, in fact, even your background itself, gaano man niya kadilim, gaano man niya kakulay, sa dami ng kapasawayan na ginamit, na ginawa mo, kasama yan sa package ni Lord para ihanda ka paano kanya gagamitin. And after being saved, God has given each one of you a gift. I mean, sabihin, hindi mo deserving, you can't earn it, hindi mo kayang makuha yon out of your own decision. God, by His sovereign wisdom, just gave you a gift or a gift mix. Minsan marami yon. Pero definitely, minimum isang gift. Sabi mo nga sa katabi mo, you are a gifted child. Promil ka ba? Promil child. You are a gifted child. So, ano reason na bakit ka pinagkalooban? In order for you, you have received to serve others. Ibig sabihin nun, yung to serve others, parang yung handa ka lang. Alam mo yung waiter sa restaurant na very proactive. How many of you have eaten out sa restaurant? Okay. Especially siguro sa mga restaurant na talagang ano sila, aktibo sila. Kasi may mga waiter, di pa? Namutla ka na, na-dehydrate ka na, ayaw ka pabigyan ng tubig, di ba? Pero may mga waiters minsan na kanya itsura, to serve, tarang looking for opportunity to serve you. In fact, very proactive. Ma'am, gusto niyo pong tubig? At tapos pag nahulog yung something niya, cellphone, ay ako, yung gano'n, nakatingin lagi sa customer nila. It's the same word that was used here. Kumbaga, yung ano man yung kakayahan na binigay sa'yo ni Lord, whatever talent that is, I mean, you are looking, actively looking and praying for opportunities for God to use that gift in order to serve others. At sabi nga nandito, bakit? Kasi ang identity mo, ikaw ay supposed to be faithful stewards of God's grace. Ibig sabihin nito, yung faithful, yung stewards, ibig sabihin manager ka. Alam niyo yung manager? Sino sa inyo naging manager once upon a time? Ha? Macy? Ay, manager by title ka lang eh, di ba? Okay. So, di ba mag-manager sa opisina o sa ano? I mean, hindi naman sila may-ari eh. Tama? Okay, merong may-ari na sasabihin, ito yung layunin natin, itong goals ng kumpanya. Okay, i-manage mo nga yung mga tauhan, yung mga resources, yung pera dyan, time, oh, lahat yan. So, ang manager supposed to be, para matuwa yung owner sa kanya, kailangan maging tapat siya at kapakipakinabang sa mga layunin ng kumpanya na yon o business na yon. Yun ang faithful manager. In the same way, tayo tinawag na managers.
Pinagkalooban ka ng Diyos ng iba't ibang bagay. Sabi nga, in its various forms. Parang ano ito, multimedia. Ewan kung may four-dimensional na ngayon. Sobrang daming kulay, sobrang daming angulo. Diba? Parang, wow! In its various forms, RSCC. Kahit hindi tayo kasing dami ng ibang mega churches yan, there are mega multimedia spiritual gifts that was given to God, yung grace of God, nasa bawat isa na pwedeng gamitin ng Panginoon for the works of His ministry. Amen? Amen. At isa ka doon, sabihin mo nga, talentado ka pala. Kung ano man talent yan, pwede mo yung gamitin sa Panginoon. In fact, it's not about talking, yung singing lang, talent yun, praise God. Alam mo, pag nagbibisita kami sa ibang church, I mean, I'm so proud of our praise team, sa totoo lang. As far as the quality of voices, panlaban talaga sa X Factor. Parang gano'n kung pwede lang, di ba? Ako manager nyo, ha? Okay? Hindi, yung ko lang sabihin, we're so blessed with a lot of talents, pero do not limit yourself na yun lang yung talents na binigay ng Panginoon. Natural talents, spiritual gifts, resources, di ba? Yung iba sa atin, mas may kaya. Yung iba sa atin, may impluensya. Yung iba sa atin, may ibang oportunidad na never kong pwedeng makuha yung oportunidad na yun, di ba? Ako minsan, I wish, dati pinangarap ko, nung itong pastora na ako, sabi ko, magturo kaya ulit ako sa college? Ay, hindi pala kaya. Magturo kaya ako sa college? Di ba? I mean, iniisip ko, kasi, ang daming estudyante dun eh. Naiisip ko no, mag-aaral ako ng BS Psychology, para mapasok ko rin ng mga opisina, di ba? May K ako pag sinabi, sino ba kayo? Hindi ko sasabihin, ay, I'm Pastora Gina Bailon. Hindi ganun eh, parang meron ako pwedeng resume na ipakita para makapasok sa mga opisina. Pero sa ngayon, wala ako nun eh. Pero iba sa inyo, mga guro, mga teachers, iba sa inyo, managers, team leaders sa call center. Yung iba sa inyo, what? Ay, hindi ko alam, artista? Pwede, Artista Academy, sali kayo. Yung iba sa inyo, may connection na never ako magiging konektado? Kahit anong gawin ko? Ha? Eh, palang dating ko pag nag-try hard ako. Nung ako makikonnect sa mga connection nyo, malay nila kung sino ako. So, may mga connection, lahat yan, biyaya ng Diyos. Hindi para ma-enjoy mo, ha, sikat ako sa opisina nito. Oh, dami ko pera. Oh, kilala ko si ganito. May kilala ako. Hindi yan para sa'yo lang. At para sa pamilya mo lang. Binigay yan ng Diyos for a purpose. Sabi nga na, if anyone speaks, yung iba sa inyo may gift of speaking. Tingnan nyo nga paligid nyo, sino dyan may gift of speaking? Obvious ba? Kawawa na may give of speaking. Talagang obvious na may give of speaking sila. I mean, hindi lang ito yung preaching. Ah. Hindi lang, I mean, don't limit yourself preaching lang. You can counsel people even in your office. You can pray for them. Yung mga estudyante, the same way. Ah. I-apply nyo lang sa school to. I mean, some of you are good motivators. Good in giving inspiration. Na hindi love life, ah. Mga young people, inspiration. So some of you are good in leadership. You can lead something, either one person, a group, or a big company. I mean, iba-iba tayo na speaking gifts. Pero sabi nga nung ganito, how can you do ministry even outside this church? Should do so as one who speaks the very words of God. Sa mga ka-office mates mo, sa kaklase mo, sa pamilya mo, I mean, if you're filled with the Holy Spirit and you know nakatiwala ka lang ng Panginoon, manager ka lang, binigyan ka talaga ng Panginoon ng ganitong kakayahan, and you will use it by the grace of God. You know, whenever you counsel people sa mga ka-opisina mo, they will hear God through you. The comfort and the love of God through you. Even when you pray, kahit short lang, hindi may prayer na, prayer intercession, overnight prayer meeting, ang mag-pray ka doon, ha? Masisisanti ka. Pero, ibig ko lang sabihin, they will hear God through you. They will see Christ in you, the care of God in you. So, kung ang gift mo naman serving, if anyone serves, he should do so with the strength God provides. So, yung mga iba sa atin, hindi masyado sa speaking, hindi masyado sa leading, but more serving. Meaning yung iba sa inyo, maawain, matulungin sa mga nangangailangan,
Di ba, yung pag may merong, yung iba kasi sa atin, pag merong may sakit, parang, ay, may sakit. Ah. Pero iba sa atin, pag may sakit, cancer, dengue, whatever. Ha? Oh, no. Parang ano, yung nababasag yung puso mo, nagkakawatak-watak, nadudurog. Merong, alam mo kung ano yung spiritual gift mo eh, gets mo? If ano, you should do it with the strength that God provides. So sa mga opisina nyo, you can be a salt and light doon. That can be your ministry. As long as you use yung kakayahan na binigay sa'yo. So that, ano yung purpose nito? Bakit ka binigyan ni Lord ng spiritual na kaloob? So that in all things, sabihin nyo nga, in all things, even if you have a ministry here, thank God for you. Thank God for your faithfulness. Pero ilang oras ka lang dito, tama? In all things, God may be praised through Jesus Christ. Kahit nandun ka sa school, kahit nandun ka, bawa, kunyari, nasa maintenance department ka, nagmamap ka ng floor doon. O kaya team leader ka, you can use that in order to have ministry in that particular company. To Him be the glory and power forever and ever. Amen. So, isang bagay lang tinuturo. God is at work in this world. God is at work in your company, in your business, in your family, in your school. Every God-given ability, at meron ka nun, 100% sure, must be used for God's glory. Yes, you feel blessed if you have been given an opportunity by the Lord, a blessing from the Lord through your work. But please, don't just limit that blessing sa iyo. Use that for the purpose and the glory of God. And let me give you some examples of this on how you can glorify God in and through your work. Number one, there are three ways. First, you can glorify God sa trabaho mo, in your work, sa lugar na pinagtatrabuhan mo, through your work, sa pamamagitan mismo ng trabaho mo o kakayahan na binigay sa'yo ng Panginoon. And you can glorify God because of your work. Yung nagiging resulta o blessing ng work mo sa'yo, either abilidad yan o financial resources or influence, God can use you and glorify His name sa trabaho mo. First, in your work. Let me just give you an example. Many years ago, nung ako ay pumasok sa full-time ministry bilang pastor, we went through an internship program na supposed to be 1 year yon. So I was excited, di ba? Parang, finally, woo! I'm gonna be trained as a pastor. Doon sa dati kong church yun. Okay, maka-church kami, Sister Vivian. So, it's a big church. So, nung kinausap ako ng pastor ko, sabi niya ganun, Gina, come here. Come to my office. Amerikano yun. Misa kaya mahirap pag Amerikano yung pastor. Hirap makipag-usap. Anyway. So, sabi niya ganun, Gina, I'm going to assign you to Makati. Okay, fine. Makati. Okay, iniisip ko bahay. Sabi niya, no, you're going to start a ministry in the marketplace in Makati. And that will be the basis if I'm going to promote you as a pastor or not. Starting from now, you start to establish Bible studies there, develop leaders in 1 year's time, and we will evaluate you kung fit ka maging pastor. During that time, barely kagagraduate ko lang, hello. Ang alam ko lang, mag-memorize ng bakterya, ng mga bulate, ng mga, kumbaga, yun lang alam ko sa buhay. Tapos, for a while, nag-work ako sa medical representative sa Boehringer. And then, katapos nun, the Lord allowed me to go through the full time. So, nung time na yon, sabi ko, Makati. Tapos, offices sa Makati. How many of you are working in Makati? Can I see your hands? Working in Makati. Diba makita mo pala yung building doon? Diba? Mga buildings doon? Wow! Una-una, madali ako maligaw. Gets? Tapos pangalawa, yung mga tao doon. Grabe, iba-ibang klaseng kulay, angas, yaman, talino ng mga tao. So when I was assigned there, sa totoo lang, Lord, hindi na ata ako magiging pastor. Hindi ko kaya to. Pero of course, the Lord gave me faith to just push through with my internship. And you know what?
What turned out to be a very fearful ministry became one of the most exciting journey of my training as a pastor. Of course, I was able to reach my goal, not because of me. As a pastor, I was just the equipper. Ako lang yung taga pitik, katulad ng pinipitik ko yung iba sa inyo dito. Ako lang yung taga, oh, kaya natin yan. Open tayo Bible study. Oh, ano, pastora, hindi pwede kasi yung boss ko, ano yun eh, sarado, kandado, sementado, di ba? So, pastora, ano eh, tsaka maraming protocol eh, kailangan yung permit sa HRD, ganyan. At tsaka pastora, busy sila lahat. All of those. Okay? Pero you know what? What made that ministry successful are the people of God working in those offices who just went out of their way, offered their time, you know, very challenging, 30 minutes, 1 hour lunchtime, 30 minutes of that will be spent in a Bible study. Kaya siguro ako pang magsalita, ang bilis. Kasi natanay ako, 30 minutes in a Bible study. Pero of course, I'm not the only one teaching. I mean, marami ginamit ang Panginoon doon ng mga lay people like you working in those offices who are willing to give their time, talents. Minsan, taga-invite sila. Minsan naman, bawa magkatabing building, okay, parehong marunong mag-lead ng Bible study, ang gagawin ko, pagpapalitin ko sila. Sige, tawid ka pag lunchtime doon sa kabila, tawid ka naman dito, o palitan kayo. Kasi minsan nahihiya sila mag-share ng Word of God sa sarili nilang mga ka-opisina, di ba? Familiarity ba? Parang gano'n. So, bottom line, they were willing to have a ministry doon sa workplace nila. Kayo din. Pwede yun. Amen? Ay, tahimik nga. Darating ang panahon. Hindi ako magkakanda o gaga mga pastor dito. Kakabisita siguro. Uy, may ano dyan sa ano, munisipyo na San Pedro. Uy, meron dyan sa ano, perpetual yung administration dyan. Uy, meron. Siguro hindi na kami. Saan pa pwede? SM? Diba kaysa Misa ka pumunta ako sa munisipyo, ang daming tao, tapos ang daming... Napansin nyo ba? So, sabi ko, gusto kong kausapin to, kaya lang. Parang wala akong kilala dun eh. By God's grace, I'm praying that God will plant people in different offices, Kristiyanong handang ibigay ang kanilang talento at kakayahan sa Panginoon para matupad ang kanyang layunin. So in your work, and then secondly, through your work, sa magitan ng iyong trabaho, eto ganito. You can do ministry by actually doing your job or your work. How do I say that? Ibig ko sabihin, hindi ka kailangan umalis sa pagiging, politician. Meron kami kilala ni Pastor sa ibang church, nag-retreat kami. She is a congresswoman and she became a part of my small group during the retreat. And she was, nagdi-dilema siya kasi ang dumi ng politika. And she was telling the group, gusto ko nang umalis sa pagiging congresswoman kasi ang hirap makisama sa lahat ng hindi natetest yung integrity mo, yung convictions mo. Sabi namin ni Pastor, huwag kang alis doon. Please, huwag kang aalis doon. Kailangan namin ang mga tulad mo sa political arena. Amen? Kailangan ng bansang Pilipinas sa mga ganon. In fact, isa sa mga ina-idol ko pagdating sa ganitong klase ng pag-glorify kay God sa konteksto ng trabaho niya, si Gary V. Sino sa inyo gustong gusto si Gary V? Ako nga minsan kahit di ko abot yung tono, kinakanta ko siya. Di ba? Anak ko sasabihin ganon, Mami. Kasi sa cellphone ko, lahat ng album si Gary V nandoon eh. So isa sa mga idol ko, and... After many years, the last time I saw him, wala pang RLCC note, pero after many years, I saw him again, and this time, at ASAP. Wow! Showbiz, di ba? Kasi naalala niyo noon, yung anak ko, syempre proud mama, di ba? Gumawa sila ng iPhone commercial, yung team niya, so nung nila-launch na yung iPhone commercial na yun, iPhone? Wow! Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay. Desires of the heart. My phone! Yan, nakita ko kasi ikaw, Swanny, kaya naalala ko, iPhone. Okay, so,
So my phone commercial. So we went there, sa totoo lang, absent ako sa church noon. Grabe, the church. Church. Absent ako noon kasi sabi ko, kailangan ko suporta ng anak ko. Maring isang pagkakataon lang to. Ito na yon. Kailangan pumunta ako doon, kunan ko siya litrato, etc. At makipalakpak ako at congratulate sa buong team niya. Pero actually, sa loob-loob ko, ay, makikita ko sila mo. And in fact, nakita ko nga sa ABS-CBN, sila Kim Chu, si Maya. Maya Valdez. Sister Ging. Mga panahon natin yan. Si Ma Salvador. Oh, di ba? Kasi nalisaw ko na yung showbiz many years ago kaya hindi ko na sila masyado kilala. Marami ako nakita ang artista. You know, the glamour, the fame, the beauty, di ba? In fact, noong time na yun, grabe. Hindi ko napansin, nanonood kami ng monitor doon sa kalabang istasyon noong time na yun. Ganun pala yung pinapanood nila yung kasabay na show. Nakaganyan ako, nakita ko dito na malayan ko si Piolo Pascual. Ayan oh, ayan lang oh. Pwede kong ganunin yung buhok. So nakita ko si Piolo Pascual. Alam nyo, nung mga time na yon may intriga sa kanya, pero nawala lahat yung intriga na yon. Sabi ko, ang pogi. Sabi ko, ganun, ang pogi nitong lalaking ito. Bakit may intrigang ganun? Anyway, to tell you frankly, isang ligo lang yung lamang niya kay Pastor Bong. Pastor Bong, I love you very much. Pero ganito, di ba? Showbiz eh, makulay, magulo, maingay. Pero alam nyo, may isang portion sa ASA program, may pinakita silang tinutulungan nila mga bata at ang mahihirap. And then kumanta si Gary V. Alam nyo, nung kumanta siya, there was silence in the whole studio. Everybody was in tuned and listening to every lyric of his song. Mararamdaman mo yung anointing of God kay Gary V as he was singing his song. In fact, katabi ko yung vice president ng my phone and at my back is his executive secretary. After the song, kinalabit ako ng executive secretary. Sabi niya, Tita, naiyak ako. Eh, medyo ano, parang ay, sorry, baka ma-televise nga pala ito. Anyway, Tita, naiyak ako. Asan ko, bakit? Katouch. Gets mo? Gary V doesn't have to leave his singing career. He uses his singing career for the glory of God. Amen? And how many people were ministered doon sa mga songs na kinompose niya at inawit niya ng buong puso, buong pananampalataya. Dahil alam niya, kailangan niyang paglingkuran ng Diyos sa pamagitan ng karir niya. Amen? Si Jeremy Lin, sino sa inyo rito ang yung mahiling manood ng basketball NBA? Isa na doon anak ko. Okay, wala. Walang basketball players. Uy, shy. Alam niyo naman si Jeremy Lin, hindi naman siya kasing sigar nila LeBron or si Kobe. Hindi naman siya. Pero there was a time, a season in his life wherein bigla siyang sumikat. Yung kumbaga, talaga series of panalo. Yung team niya, New York, Knicks, New York. Hindi ka naman sa New York pupunta, no? California. Okay. So, hi Knicks. Okay. So, yung pagkaano niya, tagiging tanyag na yan, na talagang nakashoot siya, almost miraculous, last few seconds, grabe na panalo, ang ganda talaga ng mga laban niya. To the point na yung mga Amerikano, even other parts of the world, may tinawag sila Linsanity, na baliw-baliw sila sa, ewan nila, hindi nila ma-explain, napaka-ordinary, suddenly, God lifted him up, and gave him a platform, and this is what he said, I'm not working hard, and practicing day in and day out so that I can please other people. Sa basketball, my audience is God. Wow. Wow, sana pumunta niya sa Pilipinas, sililihans ko, irereto ko ngayon sa mga singles dito. Grabe yung pananampala. Ginagamit niya yung basketball career niya. Di ba? Para itaas ang Panginoon. Last but not least, because of your work. Ibig sabihin nito, you can have a ministry, build the kingdom of God, glorify God because of your work. Meaning,
Yung mga resources that you gain through your work, while working, now of course, number one, financial blessing. How many sa inyo nagwo-work tapos may sinusweldo kayo? Baka ako wala, mag-rally tayo sa ano. Okay, so, di ba, yung palang blessing na yon eh. Huwag mo isipin yun. Kung ikaw ay manager lang, isipin mo lagi, Lord, how can I bless the kingdom of God with this bonus, with this extra income, with this ano, tinatanggap ko tuwing akinset katapusan. How can I bless the kingdom of God and the work of God and even other people? How can I glorify you dito sa resources na pinagkakatiwala mo sa akin para mas lalong marami pang tao makakilala sa Panginoon? And sometimes you gain talents and abilities and competence because of your work. Di ba meron kayong mga training dyan sa opisina nyo? Tama? And because of your experience, di ba yung competence level mo, tumataas. Siyempre, di ba, ang dami mong natututunan na iba't ibang skills. You know what? Glorifying God because of your work is giving back everything that you gain in your work and through your work to the kingdom of God. Let me give you some example. Manny Pacquiao. Yan. Kilala nyo yan. Siyempre, kilala nyo, di ba? So, Manny Pacquiao, very religious man, and suddenly, di ba, by the grace of God, na born again siya. And you know, Manny Pacquiao, napakayaman. Tama ba? Sana kunin yung ninong yan pag ikakasal na. Hindi, joke lang. So, hindi na siya mayaman. Napakatanyag ng kanyang impluensya sa iba't ibang sektor ng buong Pilipinas. In fact, pag Manny Pacquiao fight, di ba, tumitigil daw ang krimen. Tama ba? Parang lahat nakatutok sa TV, sa laban niya, matalo, manalo, Manny Pacquiao kami, di ba? So, si Manny Pacquiao, ginagamit yung katanyagan niya na na-earn niya because of being a world champion sa boxing. Even his resources, he's using that. And right now, imagine si Manny Pacquiao nagturo sa mga obispo at mga mga pare na tinuruan niya, bakit mahalaga mag-aral ng salita ng Diyos? Akalain mo, eh yung salita ng Diyos nandun ang katotohanan, pag nag-gets nila yon, di ba? Hopefully, mag-gets nila. In fact, ginawa siyang ambassador ng Bible, ano eh, something, Bible ambassador ata, kung di ako nagkakamali. At nagturo din siya sa ABS-CBN at sa GMA7, the two biggest networks sa Pilipinas. Oh. I mean, bagong born again lang eh. Pero whatever he knows at that point in time, he just gave it to God for His glory. Hindi niya ikinahihiya. Eh, happy toothpaste. Meron bang gumagamit ng happy toothpaste? Mas mura yon. In fact, yung may-ari nito, happy toothpaste, si Cecilio Pedro. Medyo challenging yung naging history niya sa business kasi siya yung taga-supply ng aluminum na lalagyan ng mga toothpaste dati. How many of you na abutan yon? Yung aluminum pa yung loob, hindi siya plastic. Parang kami lang ata. Yung mga youth, ano daw? Parang aluminum. Ano yung bakal, ganun. Anyway, siya taga-supply. Eh, pero hininto na nga ng Colgate tsaka close-up. Kaya nangyari, nag-close daw yung business. Pero he got an idea from the Lord. Sabi niya, bakit hindi nila ako gumawa ng sariling atin na toothpaste? Misa Colgate pa rin tawag natin na toothpaste. Di ba? Mas mura, affordable, marami Pilipino na mga karamihan naman. Ordinary lang, mahirap lang. So yun, nagkaroon ng happy toothpaste. At you know what? Yung kung ano man yung nag-gain niya sa business na yon, syempre, of course, mayaman na siya ngayon. He said, I want to make a difference for the glory of God. And the way he did that, or he does that, he employs the deaf and the mute in his company. Mga pipit-bingi. Hina-hire niya doon. I mean, misa napanood ko sa TV how they work. Ang tahimik sa ano. Siguro kahit nagko-conflict yun, ano, di ba? Parang, hindi ko alam, mga sign, ano yung hand sign ng letters. I mean, he ministers to those type of people. Yun ang binigay sa kanya, but he uses it to build the kingdom of God at Generics Pharmacy. Praise God for Generics, generica, pero ito, syempre, Christian may-ari, si Benamil Luzon. Alam nyo ba, sino sa inyo nakatanggap ng libreng Bible just this year? Libre, yung makapal na gano, Tagalog o kaya English yan. Dahil yan dyan sa tao na yan at sa kumpanya niya. Kasi dahil blinis ng Panginoon, first time, di ba, breakthrough yan, ang tawag yan, entrepreneur, ano yan, move yan, na generics na para affordable sa lahat ng Pinoy. Pero out of the blessings that he receives from that company,
He gives it away by distributing Bibles to churches who need Bibles. And of course, marami pang iba. And how many of you have watched Fireproof? Wow, na-inspire ba kayo doon? Na mag-asawa? Yes, of course. Okay, without the conflict sana. Pero yun nga ang point ng story, di ba? Ang ganda. Na kahit sa storm, sa mag-asawa, kahit imposible na magbalikan, pwede pa rin kung may pag-ibig ng Diyos. At alam mo yung gumawa niyan? Tatlong magkakapatid. Na nung sila ay bata pa, mga teenagers pa, wala silang ginawa kundi mag-video shoot, mga short films, mga katawa-tawa, parang sa program sa school, program sa church, program sa ganito. Parang yun lang ang gawain nila until dumating yung oras that they were able to talaga sharpen yung skills nila sa paggawa ng film. And here's the result. They give it back to the kingdom of God. And many people are blessed because of this movie. In fact, movies yan eh. Facing the Giant, a fire, hindi, yun na nga, flywheel. Sa ulo sa ulo. So, bottom line, you can still do ministry. You can still exercise your faith kahit sobrang busy ka sa trabaho. I'm not just talking to 8 to 5 empleyado rito or mga businesswoman. I'm also talking to full-time housewives na hindi lang 8 to 5 yan. It's a 24/7 thing, di ba? Full-time house, yun ang trabaho mo eh. Yun ang ibinigay sa'yo ng Panginoon. I'm also talking to students na you can apply the same principles. Na every God-given ability must be used for God's glory.